So sa video na ito guys, magbibigay na rin ako ng tatlong tips sa inyo, no? Kung ano yung mga iba't ibang klase ng ating pag-defrost ng ating refrigerator. So meron kasi tatlong klase ng ating pag-defrost ng ating mga refrigerator, depende sa ginagamit mong refrigerator guys. Ito yung tinatawag na semi-automatic defrost, ito yung mga single door na may button nga, kaya tinawag siya na semi-automatic defrost. Pangalawa, ito yung manual defrosting, no? Pangtatlo, ito yung tinatawag natin na no frost or yung automatic defrost. Hello guys! Welcome back dito sa J4 TV. So, panibagong video, panibagong tips na naman ang aking isishare sa inyo. So sa video na ito guys, magsasagot tayo ng tanong at magbibigay na rin ako ng tips sa inyo kung ano yung mga dapat nating gawin sa pag-defrost ng ating mga refrigerator. So magbibigay ako dito mamaya ng tips sa inyo kung ano yung mga iba't ibang klase ng pag-defrost ng ating mga refrigerator. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos pa na aking i-upload. So, simulan na natin guys. Meron kasi tayong tanong dito mula ito kay Ambi Kapulong. Sabi niya, bakit po kaya yung Kondura single door ref namin, semi-auto defrost type, kapag pinindot yung defrost button, mabilis lang yung defrost time at bumabalik agad yung button after a few hours. Kaya ang nangyayari, hindi po lahat ng yellow natutunaw. So, shout out sa'yo Ambi Kapulong. So, kaya tinawag siya na semi-automatic defrost guys dahil merong button yan sa gitna ng ating temperature control. So kung makikita mo dyan sa screen, ayan. So pag pinindot mo ng isang beses yan, mag-automatic na mamamatay yung compressor ng ating refrigerator, magdi-defrost na siya ng automatic yung ating single door na refrigerator. So meron din palang nagtatanong guys about sa kanilang button ng ating refrigerator, bakit pag pinindot daw nila hindi na bumabalik. So isa lang ang problema dyan, baka hindi nyo naman ino-off, no? Or nilalagay muna sa number 1 or sagad yung temperature. So kailangan mo isagad mo munang i-off yung temperature control, no? Bago mo pindutin, no? Kasi yung iba baka dinadirect, naka-high yung thermostat, pinipindot na nila kaagad yung button, is hindi na bumabalik yung button, yung defrost button. So, kailangan mong i-off muna, pagka na-i-off muna yung thermostat or yung temperature control na tinatawag, dun mo palang pipindutin yung button. So, ibig sabihin, pag pinindot mo na yan, mamatay na yung makina. So, mag-automatic na siya na matutunaw yung yellow at magdi-defrost na siya ng kusa. So kaya tinawag siya na semi-automatic defrost, may button kasi siya. So ang tinatanong dito ni Ambi is, pag pinindot na daw yung button, bakit hindi daw natutunaw kaagad yung yellow? So ibig sabihin lang Ambi is hindi naman yung button ang magtutunaw dun sa yellow, no? So maghintay ka lang ng ilang minutes, no? Pag pinindot natin yung button, maghinda tayo ng ilang minuto, no? Isarado lang muna natin yung door ng freezer natin. Tapos pagdating na ng ilang minutes, tignan natin, mapupunta yung tubig dun sa drawer sa baba ng ating freezer, dun na natin itatapon. So kung makikita nyo dyan sa screen guys, ayan, andyan yung tinatawag natin na drawer, dyan mapupunta lahat yung tubig galing dun sa freezer. So para mas mabilis na matunaw or matanggal yung ating yellow dun sa ating freezer, dahil nga parang galba lang yan, parang galvanized lang siya, yan yung tinatawag na evaporator. So kumuha ka ng maligam-gam lang na tubig, wag naman yung sobrang init, ibuhos mo lang dahan-dahan dun sa freezer para mas mabilis na matunaw yung yellow. So sa video na ito guys, magbibigay na rin ako ng tatlong tips sa inyo, no? Kung ano yung mga iba't ibang klase ng ating pag-defrost ng ating refrigerator. So, meron kasing tatlong klase ng ating pag-defrost ng ating mga refrigerator, depende sa ginagamit mong refrigerator, guys. Ito yung tinatawag na semi-automatic defrost, ito yung mga single door na may button nga, kaya tinawag siya na semi-automatic defrost. Pangalawa, ito yung manual defrosting, no? Pangtatlo,
ito yung tinatawag natin na no frost or yung automatic defrost or yung frost free na tinatawag. So ano ba nga ba yung mga iba't ibang klase niyan? Ano ba yung mga difference nila at pagkakaiba nila sa isa't isa? So unahin natin itong semi-automatic, guys. Ito na-discuss na natin kanina. Nasabi ko, ito nga lang yung may button, no? So parang manual din siya, pero semi na siya. Kaya tinawag siya na semi, hindi mo na kailangan pang tanggalin yung saksakan para mag-defrost or linisan yung ating refrigerator. So yung pangalawa naman, ito yung manual defrosting. So halimbawa, yung refrigerator mo is pang tindahan, is direct cooling siya. Ito kasi yung kumakapal, no? Dun sa freezer, kumakapal yung yellow dun sa freezer. So kailangan mo lang i-defrost, no? Tanggalin yung saksakan, i-off yung temperature control or yung thermostat bago mo tanggalin yung saksakan at i-manual defrosting, no? So kailangan mong bakbakin yan or linisan. So gagamit tayo ng kamay, kaya tinawag siya na manual. Manual defrosting, no? So yung pangatlo naman na pag-defrost natin ng refrigerator is ito yung frost-free o yung no-frost. Kung ikaw ay gumagamit ng no-frost na refrigerator, huwag mo nang intindihin yung paglinis natin or pag-defrost natin ng ating refrigerator. So ang kagandahan kasi ng mga no-frost na refrigerator, guys, ito maganda ito sa pangbahay lang or yung pang-personal, dahil hindi mo na nga kailangan maglinis ng daily, weekly, or monthly. No? Nakadepende yan sa nilalagay mo. So kung halimbawa, yung refrigerator mo is no-frost, naglagay ka doon ng isda o yung karne, medyo may dugo siya na humalo na doon sa freezer. So kailangan mong linisan or i-manual din yan. Pero ang no-frost kasi natin, guys, nag-automatic na nag-defrost yan daily. So meron kasi siyang tinatawag defrost timer. So pagka halimbawa, hindi ka na nagbubukas at tulog ka na, masisensor ng ating refrigerator na hindi na nga tayo gumagamit ng refrigerator. So mag-automatic na mag-defrost yan, no? At doon maririnig mo yung parang may dumadaloy na mga tubig sa likod ng ating refrigerator, yun ay nag-defrost na siya. So pagka kinabukasan, makikita natin is parang napakalinis niya na. So yung medyo dumikit na yellow doon, mawawala na siya. So yun naman yung kagandahan ng automatic defrost o yung no frost na refrigerator. So itong no frost, guys, nire-recommend ko sa inyo na gamitin nyo ito dahil inverter na siya pag pangbahay lang or pang personal nyo lang. So pagka pang tindahan, hindi ko na nire-recommend to, bukod sa maliit lang yung freezer ng ating refrigerator, is mahirap siya na mag-yellow, no? Kasi mayroong motor fan na tinatawag yan. So hangin lang yung nagpapalamig sa kanya. So kung pang tindahan naman, mag-direct cooling refrigerator ka. Ito yung manual defrosting na tinatawag. So sana, guys, meron na naman kayo napulot na aral dito sa video na to kung paano tayo mag-defrost ng ating mga refrigerator. So lagi nating tatandaan, guys, na tatlong klase ng ating pag-defrost ng ating refrigerator. Una, ito yung semi-automatic defrost. Pangalawa, ito yung manual defrosting. Pangatlo, ito yung no frost or yung frost free na tinatawag. So ano ba yung refrigerator mo ngayon? So tignan mo na. Baka mamaya no frost na pala yan at daily ka pa nagde-defrost ng ating refrigerator. So hindi mo na kailangan pa mag-defrost. So hanggang dito na lang itong video na to. Sana meron ka na naman napulot na konting tips at aral na naman dito sa video na to. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos pa na aking i-upload. So kung nagustuhan mo rin itong video na to, don't forget to like, share at comment na rin kung ano yung mga gusto mo pang itanong dyan sa baba, para pag nakita ko, gagawan ko din ng video na tulad nito. So maraming salamat, guys. So shout out ako sa mga batang Saudi, no? At yung mga nagpapa-shout out, si Kasweet TV, ayan yung mga kaibigan natin na mga lihitimo dito sa ating channel. So kung ikaw ay gusto mo ding magpa-shout out sa susunod kong video, so mag-comment ka lang din dyan sa baba para sa susunod na gagawa ako ng video is maisha-shout out ko yung channel mo. So maraming salamat, guys. God bless and ingat po tayo palagi. Peace!